Kilala mo ba si Chris Cornell, Idol? Marahil ay marami sa ating mga Pinoy ang hindi siya kilala. Dahil sa mga grunge bands na sumikat sa US, ay halos Nirvana lang ang nagkaroon ng mas maraming playtime sa mga FM station sa Pilipinas noong araw. Basta grunge ang usapan, si Kurt Cobain lang ang papasok sa isip ng marami sa atin. Pero alam nyo ba mga Idol, na si Chris Cornell ang itinuturing na chief architect ng grunge music movement na bumago sa hugis ng kasaysayan ng musika. Isa itong bokalista na nagtataglay ng 4-octave vocal range na kung susukatin natin mga Idol, ay mas mataas pa nga ito ng kaunti sa kayang abutin ng boses ng kanyang kaibigan na si Chester Bennington ng Linkin Park. Binigyan ito ni Alice Cooper ng alias na The Voice at maririnig natin ang boses ni Chris Cornell sa mga awitin ng bandang Soundgarden at Audioslave. Halika at ating mas kilalanin si Chris Cornell. Alamin natin ang makulay niyang karera at kwento ng pakikipagsapalaran niya sa buhay. Ano nga ba ang mga pinagdaanan nito bago siya nakilala sa mundo ng musika? Gaano nga ba ito kasumikat? Talakayin nating lahat yan pagkatapos ng intro. Maraming salamat mga Idol! Welcome to Pinanganak si Christopher John Boyle sa Seattle, Washington noong July 20, 1964. Sa murang edad ay nasaksihan nito ang paghihiwalay ng kanyang mga magulang na nakaapekto ng malaki sa kanyang pagkatao at mentalidad. Mas gusto na ni Chris dito na laging mag-isa dahil hindi siya komportable sa ibang tao sa paligid niya. Nakilala ito bilang Chris Cornell dahil apelyido ng kanyang ina ang ginamit nilang anim na magkakapatid. Sa madilim na bahagi ng buhay ng kabataan ni Chris Cornell ay nauwi ito sa paggamit niya ng droga at natuto din ito na magnakaw. Nagrebelde din ito sa kanyang Catholic school kaya napilitan ng kanyang ina na alisin ito sa naturang eskwelahan. Isang araw mga Idol ay pinasok nito ang bahay ng kanilang kapitbahay para magnakaw. Pero sa halip na pera ay mas umagaw sa kanyang atensyon ang abandonadong The Beatles record collection na nakatambak lang at napupuno lang ng alikabok sa bodega. Iniuwi niya ito at nagsimula itong ma-inlove sa musika. Dito siya nagkaroon ng inspirasyon mga Idol para magsulat ng mga original na awitin. Samantala, sinabi ni Chris Cornell sa isang panayam na sinagip umano ng kanyang ina ang kanyang buhay dahil lang sa pagreregalo nito ng snare drum sa kanya. Dito niya kasi na-realize mga Idol kung ano ang gusto niya at kung ano ang landas na kanyang tatahakin. Dito siya nagsimula na mapahilig sa pagtugtog ng drums at kalaunan ay nag-focus nga ito sa musika. Sa edad na 15 ay tumigil na sa pag-aaral si Chris sa dalawang dahilan. Ang una nga ay dahil nagka-problema na ito sa mga awtoridad at pangalawa ay mas ginusto nitong magtrabaho na lang para tulungan ang kanyang ina sa pagtataguyod ng kanilang pamilya. Pumasok ito na tagalinis ng lamesa at pinggan sa isang kainan at namasukan din ito na tagalinis ng isda sa isang tindahan ng mga seafoods. Pagsapit ng gabi at mga araw ng pahinga ay tumutugtog naman ito bilang drummer at bokalista sa bandang The Shimps. Dito ay nakasama niya ang bassist na si Hiro Yamamoto na agad din namang umalis sa naturang banda. Kaya pinalitan ito ng gitaristang si Kim Tail. Noong mag-break ang The Shimps ay nagsimula ng muling mag-jamming sina Chris at Hiro Yamamoto na kahit nagkahiwalay nga sila dati ay nanatili namang magkaibigan ang mga ito. At sa pagsalis sa kanila ni Kim Tail noong 1984 ay nabuo na nga dito ang bandang Soundgarden.
Okay na sana mga idol, pero naisipan pa nila na maghanap ng bagong drummer para umano makapag-focus si Chris Cornell sa kanyang pagkanta. At dito nga ay pumasok na sa banda ang drummer na si Scott Sandquist na kalaunan ay pinalitan din naman ni Matt Cameron. Dito ay nagsimula na silang tumugtog sa kung saan saan at unti-unti na silang nakabuo ng malaking fanbase sa underground. Kaya nagsimula na din dito na magkaroon ng interes sa kanila ang ilang major record label. Pero ganun pa man ay mas pinili ng bandang pumirma sa isang independent record company na SST Records. Dito ay na-release ng banda ang kanilang debut album na Ultra Mega Okay noong October 31, 1988. Matapos ang mga tours na isinagawa ng banda para sa album na ito ay tuluyan ng pumirma ang Soundgarden sa A&M Records. At sila nga mga idol ang naging pinakauna sa mga Seattle grunge bands na nagkaroon ng kontrata sa major label. Nag-release sila dito noong September 5, 1989 ng pangalawang album na Louder Than Love at nagsimulang mag-tour bilang opening act ng Guns N' Roses. Dito na umalis si Hiro Yamamoto at pinalitan ng dating gitarista ng Nirvana na si Jason Everman. Pero pinalitan din agad ito ng banda at ipinasok ang bassist na si Ben Shepherd. Habang kagulo ang lineup ng banda ay nagpakasal muna si Chris Cornell kay Susan Silver na manager ng Alice in Chains, Screaming Trees at maging ng kanilang banda na Soundgarden. Gumawa din muna ito ng side project na tinawag na Temple of the Dog. Nakapag-release pa sila dito ng isang self-titled album. Kasama niya dito sina Eddie Vedder at ang mga miyembrong kalaunan ay naging Pearl Jam. Noong October 8, 1991 ay muling nag-release ang Soundgarden ng album, ang pangatlong album na Bad Motor Finger, na dahil nga sa unti-unting lumalakas na grunge music noong panahon na yon ay nagkaroon na ito ng kakayahan na makabenta ng 2 milyong kopya sa US. Na certified din ito dito bilang double platinum album. Hindi nga nagtagal, kasama ang Nirvana, Pearl Jam at Alice in Chains ay tuluyan na ngang pinagharian ng mga ito ang mainstream noong early 90s sa US. Musika na nila ang niyakap ng mga tao at naglaho na noon ang napakaraming glam o hair metal bands. Noong March 8, 1994 ay na-release ang pang-apat na album na Super Unknown. Pumalo ito mga idol sa number 1 ng Billboard 200 at na-certified pa bilang 6 times platinum. Ganun pa man kung gaanong kalaki ang impact ng grunge music noong panahon na yon ay mabilis din namang bumaba ang popularidad ng genrang ito sa parehas na taon ng 1994 sa pagkawala ni Kurt Cobain at sunod-sunod na problema ng iba pang grunge music bands ay naramdaman na din agad ang pagbagsak ng mga ito. Dito mga idol ay nagsimula ng mag-experiment ng ibang tunog ang Soundgarden na maririnig natin sa panglimang album na Down on the Upside na inirelease naman noong May 21, 1996. Nag-number 2 pa rin ito sa Billboard 200 pero bumenta na lang ito ng 1 milyong kopya sa US. Dito mga idol ay nagsimula ng lumaki ang tensyong namamagitan sa mga miyembro ng banda. Bukod kasi sa hindi sila magkasundo sa direksyon ng tugtugan na tinatahak ng banda ay dumagdag pa dito ang pressure at pagod sa mga tours. Hindi na sila masaya mga idol dahil parang paulit-ulit na lang umano ang kanilang ginagawa. Kaya may mga pagkakataon na nakikitaan na sila ng mga kilos na hindi maganda sa ibabaw ng stage. Halimbawa na lang ay noong February 9, 1997 sa Hawaii, itinapon ni Ben Shepherd ang kanyang bass guitar at dali-daling umalis sa stage. Sumunod dito ang iba pang miyembro pero kalaunan ay bumalik si Chris Cornell sa stage at mag-isang tumugtog para lang matapos ng maayos ang konsyerto. Noong April 9, 1997 ay tuluyan nang nabuwag ang Soundgarden. Muli namang lumabas si Chris Cornell sa music scene noong 1998 pero bilang solo artist. Naglabas ito ng album na Euphoria Morning noong September 21, 1999. Muli nitong ipinakita kung gaanong ka-versatile ang kanyang boses at kung gaanong kagaling ang songwriting abilities nito. Pero dahil na nga rin mga idol sa mga pinagdadaan ng problema, pagod at pressure sa mababang benta ng album, isama mo pa ang matinding pag-iinom nito, imas kinain ito ng kanyang lumalalang depresyon
relasyon na kasama na niya mula papagkabata. Nauwi na naman ito mga idol sa pagkakarulong niya sa ipinagbabawal na gamot. Noong June 28, 2000 ay isinilang ang kanilang anak ni Susan at nasundan na din yun noong kausapin ng producer na si Rick Robin si Chris para makipag-collaboration sa mga naiwang miyembro ng Rage Against the Machine na noong panahong yun mga idol ay iniwan ang mga ito ng bokalistang si Zack De La Rocha. Pumayag dito si Chris Cornell at nagkaroon naman agad ng magandang chemistry ang apat. Kaya dito mga idol ay ipinanganak na ang bandang Audioslave. Binubuo ito ni na Chris Cornell sa vocals at mga dating miyembro ng Rage Against the Machine na sina Tom Morello sa guitars, Tim Comerford sa bass at si Brad Wilk sa drums. Noong November 18, 2002 ay na-release ng banda ang kanilang debut at self-titled album na Audioslave. Pumalo agad ito sa number 7 sa Billboard 200 at na-certified naman bilang 3 times platinum sa US. May isa silang konsyerto dito mga idol na sina sabi ni Chris Cornell sa mga fans na iniligtas umano ng bandang Audioslave ang kanyang buhay noong taon na yon ng 2002. Kaya natapos ang konsyertong ito na niyakap siya ng mga kabanda. Nasundan naman ito mga idol ng kanyang kasal kay Vicky Carayanis noong 2004. Pumasok din si Chris sa rehab at nakapaglabas pa ng 2 album ang Audioslave. Ang pangalawang Out of Exile noong May 23, 2005 na nag number 1 sa Billboard 200 pero na-certified na lang ito bilang platinum album. At ang pangatlong album na Revelation noong September 4, 2006 na nag number 2 sa Billboard 200 pero na-certified na lang bilang gold album. Noong February 15, 2007 ay opisyal na inanunsyo ni Chris Cornell ang kanyang pag-alis sa Audioslave dahil umano sa personality conflicts at musical differences. Nasundan ito mga idol ng paglalabas ni Chris ng pangalawang solo album na tinawag nitong Carry On noong May 28, 2007 at pangatlong album na Scream na inirelease naman noong March 10, 2009. Samantala, noong January 2010 ay inanunsyo ni Chris na magkakaroon ng reunion ang Soundgarden na noon mga idol ay may 13 taon na ang lumipas mula maghiwalay ang banda. Nasundan na rin ito noong itinatag ng mag-asawa ang Chris and Vicky Cornell Foundation na may layuning tulungan ang mga homeless at mga batang biktima ng pang-aabuso. Noong November 13, 2012 ay na-release ng banda ang kanilang pang-anim at comeback album na King Animal. Ang huling album na na-release ni Chris ay ang kanyang pang-apat na solo album na Higher Truth noong September 18, 2015. Naging abala ang mga ito sa pagbuo sana ng bagong album ng Soundgarden. Pero noong matapos ang kanilang konsyerto sa Detroit, Michigan noong May 18, 2017 ay natagpuan na si Chris Cornell na wala ng buhay sa loob ng kanyang tinutuluyang kwarto sa hotel. Kinuha umano nito ang kanyang sariling buhay ayon sa mga otoridad. Si Chris Cornell mga idol ang number 9 sa listahan ng mga best lead singer of all time ng The Rolling Stone Magazine at number 12 naman sa MTV's 22 Greatest Voices in Music. Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Kung oo, ay huwag mong kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento na tatalakay sa mga paborito mong banda. Pakilike na rin itong video bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood.